relationship po ma'am and nurture with senior citizen. At kasi senior citizen may lagi po ba for standing. Ang nurture po, kasama po, lahat po tayo na iyahan. Mamaya po sa movie book po. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Maganda pa po tayo ng umaga. Ayun. Para po sa unang linggo ng buwan ng Marso, ay marapit na. Para din ngayon ay nakatakwan sa aklat ni Juan. Kabanata 1:29-34, page 117. Ang ordeno ng Diyos. Kung nakita niyo na po ay tulad ng dati, babasahin natin ito ng sagutan. Nasaan po yung sagutan? Ang kordero ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, si ang kordero ng Diyos na nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya pinatukoy ko na sa piling ko at lumalapit na kasi ng suway niya sa akin. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y napalitong nagpapautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang sa kalapati na buwan sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya rin nagsabi sa akin. Ang sino mang makikita kong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Lahat po tayo? Ngayon ay nakikita po tayo lahat sa pagkakabasa ng ating kalaring ngayong umaga. Sa dapat po ito, ipahinagatin ng ating nagniningning.
Nakapanguna si Bituin. Thank you, Bituin, sa umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning, morning, teacher. Meron po tayong mga bagong kasama. Nakikita ko sila pero hindi ko po alam ang pangalan niyo. Umaga po. Ako po si Presi Esquerra. Asawa ko po si Ronnie Esquerra. Sa kanya lang po kayo. Wait lang po. Ay, meron pong bago. Sino? Ano pa? Is... limang buwan siya wala. Hindi naman. Ilang linggo lang. Okay po. So, welcome po sa pagpasok ng Marso, ikatlong buwan ng taon, no? At ito rin po ang unang linggo ng pagdiriwang ng ating iglesia sa kanyang anniversary. Ilang taon na nga tayo? 116. Opo. So, kahapon nagsimula yung unang activity, yung paglilinis dun sa Freedom Island. So, makasama po ba kayo? Si G. Yon, sila Kuya G. Nakasama. Hindi, dyan sa may hostel. Freedom Park. Sa hostel. Okay, so, ito rin po yung unang linggo ng bagong simula po ng lesson natin. So, natapos na tayo dun sa last chapter. Ngayon naman po, sisimulan natin ito. Last time yung sa stewardship. So, ngayon po, ang ating pong quarter po ay nasa Pledge God's Presence. Okay? Ang una pong topic natin is the Lamb of God. Yung ang kordero ng Diyos. So, gagamitin natin, ginamit natin kanina yung aklat ni Juan. So, ang pinag-usapan o binasa natin kanina ay tungkol sa kordero ng Diyos o yung Lamb of God. Okay. Ang mga Israel po, Israelita, ay familiar po sa paggamit ng ano nga ba ang lamb sa Tagalog? Nabalik talaga. Anak, di ba yung... tupa. Yang, di ba? Yung bata siya na tupa. Okay. Di ba yun yun? Di ba? Yang, okay. Yung mga Israel, familiar sila sa paggamit o regular. Part of their lives, yung paggamit ng mga kordero bilang alay sa Panginoon. Di ba alam natin noon, lalo na sa lumang pipan, hindi pa nabubuhay nun sa grasya, sa salvation, ang mga tao, kundi sa, ano lang, tawag dito, kung nagkasala sila, kailangan nilang mag-offer sa templo para mawala yung kasalanan nila. So, regular na yung ginagawa yun. Especially during the Passover. Napag-aralan natin dati yung Passover, no? Yung bawat isang pamilya, pupunta sa templo at mag-aalay ng kanilang lamb, yung kanilang kordero, gano'n. Ito yung nangyari nung bata pa si Jesus, yung naiwan siya sa templo nung pag-uwi, akala kasama nung ni Joseph tsaka ni Mary, pero hindi pala. So ito yung Passover, no? At ang bawat pamilya din ng, sa Israelita ay kailangan mag-alay ng kordero, dalawang lamb po lang. Every day. Ganun katindi. Kaya po dun kung makita niyo yung picture nung nagalit si Jesus dun sa templo. Diba? Ang daming binibenta dun eh. Yun yun. Kaya ang daming binibenta dun. No? Kasi kahit nandito na si Jesus, diba? Inaano pa rin nila yung pag-aalay ng mga ganitong hayo para sa kanilang kasalanan.